Ito na naman tayo, sabak na naman tayo sa mainit. Ganyan talaga ang buhay field. Either uulan or iinit, no? Tagang hindi ka pwede magreklamo dahil ito ang profesyon na pinili mo. Oh, trabaho. Challenging talaga sa mga ganitong pagpasok. Kasi yung iba hindi nagbibigay. So kung hindi ka pa susugod, hindi ka makakalusot, no? So yun, biyahe na tayo. Let's go, let's go, let's go. So pag-check ko kanina ng aking YouTube channel at saka ng aking Facebook page. Wow! Oh my God! Wow! Yabang, no? De, meron lang ano, nagtanong na isang bagong dicer. Ano ba daw ibig sabihin ng consortium? Which is, kung talagang bago ka sa larangan ng supermarket slide merchandiser, yung consortium talagang hindi mo maintindihan. So dun sa nag-comment, so i-explain ko sa iyo kung ano yung ibig sabihin ng consortium. Sa abot ng aking makakaya, although again, paulit natin sinasabi, paulit-ulit na hindi tayo eksperto sa ganitong larangan. Nagbe-base lang tayo sa ating mga karanasan. Okay? So yung consortium na tinatawag, para mas malinaw, ito po yung tinatawag na dalawa hanggang apat na company or client na magkakasama na hinahandle ng isang merchandiser. So for example, isang merchandiser may hawak siyang company 1, company 2, company 3, company 4. So apat na magkakaibang kliyente at company, isang dicer lang ang may hawak. Okay? Hindi na ako nagbanggit ng specific client kasi bilang YouTube guidelines, hindi tayo pwede basta-basta magbanggit, no? So in example ko na lang sa number, no? So naghahati-hati po sila sa costing ng isang merchandiser. Depende kung ano yung mapag-uusapan. May mga nagsasabi na bakit ganun, dati bawat company na yan tigigisang dicer, tapos bakit ngayon nagsama-sama isang merchandiser na lang ang may hawak, tapos ganun pa rin naman ang sahod, bakit ganun? So i-extend ko po sa inyo sa abot rin ng aking makakaya sa napakasimpleng paliwanag. So ako, sa sarili kong opinion, siguro kaya ginagawa ng mga kliyente yan na makipag-consortium o yung sama-sama sila. Although sabihin na natin na para makatipid. Pero ito lang talaga ang naiisip kong dahilan nila dyan. Alam nyo ba kapag ka may negosyo kayo? Siguro naman walang nagnegosyo ng palugi. Tama? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Walang nagnegosyo ng palugi. So kaya po ginagawa ng mga iba't ibang company yan dahil hindi na nila kaya tustusan pa na magkaroon pa sila ng sariling merchandiser, yung exclusive na tinatawag. So kaya sila nakikipag-consortium para kahit o paano hindi sila magsara or mabankruptcy at ma-recover pa nila yung kanilang mga company. Para kahit o paano pumasok pa rin ang income, no? So doon naman sa mga nagre-reklamo na bakit nga ganun, apat na company, same sahod. So again, sa opinion ko ulit, hindi mo naiisipin yun, eh. Ang alam mo kung anong importante, mga kadiser, may trabaho ka. Sa panahon ngayon, may trabaho ang isipin natin. So imagine nyo sa nangyayaring pandemic, napakarami nang nawala ng trabaho. Maraming kumpanya ang nagsara dahil sa COVID-19 virus, no? So napakaswerte nung mga merchandiser na handle ko, magpahanggang sa ngayon, kahit umiiral pa rin ng MGCU.
nasa kani-kanila pa rin silang mga trabaho at patuloy pa rin na sumusweldo. Mabanggit ko rin na kaya ko nasabi at naipaliwanag sa inyo ang consortium na yan, dahil ako po ay nasa loob ng isang consortium. Handle po ako ng isang agency at may handle po ako na client, na 5 client na iba't ibang setup na consortium na tinatawag. So yun lang ang tanging explanation ko dyan sa consortium. So sana doon sa nagtanong ay nakatulong sa iyo itong explain ko na ito. So kung may tanong kayo, sa tanongin nyo, bakit nga gano'n, no? Apat na company tapos same pa rin ang sahod. May mga transpo naman po yan, nakadepende pa rin kung magkano ang i-approve ng bawat client. Okay? So paano? Ako ay papunta na ngayon sa aking next road sa San Pedro area. So kita-kita na lang tayo doon, mga kadiser. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo nga palang kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakiclick na rin ang subscriber button at notification bell para patuloy kayong makareceive ng notification ng aking mga video na i-upload na sari-saring mga video. Okay? Muli, ito po ang inyong lingkod, Aaron Vidalo, Coordinator's Vlog. Mabuhay ang lahat ng merchandiser.